So, buong Pilipinas na rin siya, kaya lang, malalayo. So, kulang pa siya mga kababayan. Kaya, ang proposal ng armed forces, dagdagan pa for 360 degree protection. Sabi rito mga kababayan sa balita Manila Standard, Armed Forces of the Philippines, Philippine could expand EDCA. So gusto nila mga kababayan na other than itong presenting additional EDCA sites, yung apat, kasi di ba may nauna na lima, ginawang Siam kasi may dinagdag na apat. Pero ngayon, pinapropose mga kababayan ng ating armed forces na dagdagan pa mga kababayan yung ating mga EDCA sites dito sa ating bansa para sa 360 degrees protection daw. 360 degree protection ng ating bansa. So ano niya Mr. Marabilias yung position mo dyan? Ito na yung sinasabi natin na kailangang tantarin na po ito. Tantarin. Buong Pilipinas may EDCA. Kasi po, yung ating neighbor, hindi po mapagkakatiwalaan. Nag-usap pa lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos with a top diplomat. Pagkatapos, nasilip ngayon, kahapon ng Amerika, sinusundan-sundan, sinashadowing yung Philippine Coast Guard ng Chinese Coast Guard. What? You see? Ganyan ang ugali nila. You see? Kaya tama po ito, sabi rito. Pact with the US could cover more military bases for 360 degree protection. Tuloy lang po ninyo para makapamuhay tayo ng matiwasay, tahimik dito sa ating bansa. So sabi rito, the Armed Forces of the Philippines said Sunday, kahapon, that the country's enhanced defense cooperation agreement with the United States could be further expanded. Further expanded. Expand pa. To cover more military bases to improve the country's defenses. In an interview, mga kababayan, Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar said, more EDCA sites to be built up with US funding and which would be accessible to American troops and equipment would provide the Philippine military with the capability to provide 360 degree protection. I think hindi man ito magsasalita na spokesman ng armed forces kung walang previous na talks. At kung walang, I think approved na to, na pag-usapan na noon pa, o baka yung pagpunta ng ating mga security officials, defense officials sa Amerika, with our Department of Foreign Affairs, di ba? Kasabay ng balikatan, before na pumunta si Kim dito, yung ating yung 2x2, 2+2 pala, 2+2 forum, 2+2 dialogue with American counterparts. Baka ito na yung napag-usapan, na-expand pa. Kasi nakikita nila, mga kababayan, na hindi man sincero yung China. Ang katibayan po, yung nangyari kahapon, sinashadowing yung ating Philippine Coast Guard. Nag-usap pa lang ng ating Pangulo yung, kausap pa lang yung top diplomat. You see? Tapos, yun ang nangyayari, mga kababayan sa baba, sinusundan-sundan yung ating Philippine Coast Guard. Madaling sabi sa atin, ang tawag dyan, nakakalalaki talaga yung China. So sabi rito, the government recently announced 4 new EDCA sites. Naval Base Camilo Osillas in Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport. In Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz in Gamo, Isabela. In Balabac Island in Palawan, yung Cagayan Governor na pro-China. In interview po, si Mamba, gusto niya na
Mas maganda daw na palitan yung ano, open siya daw doon. Palitan yung form ng government natin, gawing communist. What? Kasi yan niya, yung China, pinakita niya talaga yung kula. I-share ko sa inyo maya-maya. Yung China niya, umasenso, umaman. Dati niya, mas mayaman tayo. Pero ngayon, because of the strong leadership niya, ng communist China. Umasenso, gusto natin, gusto niya mga kababayan, sundan natin yung ginagawa ng China. What? But hindi. Anyway, dito muna. Sabi dito. President Ferdinand Marcos Jr. said the 4 additional EDCA sites would not be used for offensive actions. The 5 existing EDCA locations are Antonio Bautista Air Base in Palawan, Basa Air Base in Pampanga, Fort Magsaysay in Nueva Ecija, Mactan Benito Ibuen Air Base in Cebu, and Lumbia Air Base in Cagayan de Oro City. So buong Pilipinas na rin siya, kaya lang malalayo. So kulang pa siya mga kababayan, kaya ang proposal ng Armed Forces, dagdagan pa for 360 degree protection. So sabi rito, over the weekend, the Philippine Air Force said it has been briefed on the operations and other specifications of the American-made MIM-104 Patriot surface-to-air missile system. In a statement over the weekend, PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo said it was made possible during the air and missile defense subject matter expert exchange conducted by the 30th Air Defense Artillery Brigade of the United States Army at Naval Education Training and Doctrine Command in San Antonio, Zambales on April 19. Ito kasing Patriot na missiles po. Short range lang siya. Dapat na ilagay po ninyo yung intercontinental na. Diba? Na kahit yung Beijing, yung mismong Beijing, pwedeng... Diba? Anyway, hindi man tayo pipindot ng una. It's not for attack. It is for defense. Pero kung iboboyo nila tayo sa ano, sa gulo, we have the capability to destroy. Iyon ang dapat na mensahe na maintindihan ng mga Chinese para hindi tayo niloloko nila. That we are capable of destroying their country. Parang Israel po. Yung Israel has that capability of destroying his neighbors. Pero hindi sila nauna. Pag nagpalipad ng mga rockets, yung mga Palestino, yung Hezbollah, yung kung ano-ano pang mga bansa sa paligid, doon sila umaatake. Talagang dinodurog nila, doon mismo sa bansa nila, dinodurog. Sabi ko nga, yung missile program, mga kababayan ng Syria at saka ng Iraq, talagang nilusob nila. Tingnan ninyo yung mga documentary kung paano manindigan. That is the resolve of the Israeli people. Huwag ninyo anya kaming takutin kasi hindi kami takot. Hindi man kami tulungan ng Amerika. Eh, magaling talaga yung mga Israelis. Kaya sabi ko nga, kailangan matutunan natin ang pag-uugali at mga strategies ng Israel. Kasi very effective siya. You see? Pag hindi niya ninyo kami tinulungan, yung Amerika hindi itutulong, ginawa nila. Ginawa nila mga kababayan, sila mismo yung nag-operate. Palipad sila ng fighter jet, pang! Dinurog nila mga kababayan, binomba nila yung nuclear site, yung nuclear plant, mga kababayan, ng Syria at ng Iraq. Ganon sila. Kasi, pag inayaan nila yon,
these countries are out to destroy Israel. Hindi namin hahayaan na mangyari pa sa amin yung nangyari noon, yung Holocaust po. Yun ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. 6 million Diyos yung pinatay mga kababayan ni Hitler. Never again anyang mangyayari yon. Mag-uubusan tayo. Pag nag-attempt kayo to destroy us, mag-uubusan tayo. Ganon ka tapang mga kababayan. Dapat ma-acquire natin yung tapang na yon. A very small country. Sabi ko nga, ang Israel po is the size of Bicol region. But never na nabully ng mga neighbors na napakalalaki, mga Arab countries. Never. Never siyang nabully. Ang tingin nga ng mga Arab countries sa Israel po, yung Israel mismo yung bully. The size of Bicol region. 9 million Diyos all throughout the world. Nasa Israel siguro mga 7 million. Mga kababayan, tayong mga Filipino, 110 million tayo. Pinalalabas kasi natin, mga duwag tayo. Pinalalabas, pinangangalandakan ng previous leadership. Hindi ano natin kaya yung China, napakalaki. Ano sabi sa previous discussion natin? Sabi mismo ni Sun Tzu, pag weak ka, huwag mong sabihin weak ka. Sabihin mo, malakas ka. Pag malakas ka naman, huwag mo anyang ipangalanda ka na malakas ka. Kaya yung Israel mga kababayan, yun talaga yung ginagawa nila. Bakit? Seasoned warrior sila. More than 2,000 years ba naman yung history nila ng pakikipaglaban. Di ba? Na perfect na nila. Kaya we need their advice. Ito mga Israelis, dapat ito yung mga consultants natin sa military actions, sa defense strategy, mga kababayan. So sabi rito, during the learning session, subject matter experts from the 30th Air Defense Artillery Brigade discuss the operations role, various specification capabilities, and key parts of the Patriot missile defense system involving the radar set, engagement control station, missile launchers, and the Patriot missile, she said. Hindi man po kasi malayo yung nararating noon. Short range lang siya. Kailangan intercontinental yung i-position natin dito. The Patriot is one of the premier missile systems of the United States and is classified as high to medium air defense system. The SMEE is part of the ongoing Balikatan Joint Military Exercise. Pero at least mayroon na din tayo. Siguro itong mga Patriot missiles na to, ipoposisyon na to dito as a deterrence to our enemies. Yung ating enemy na nag-propose na kaibigan natin. Di ba? O ito, may medium range din pala tayo ditong kasama. PAF participants are from the 960th Air and Missile Defense Group, the operator of the newly activated ground-based air defense system consisting of Spider medium-range missiles from Israel. Mabuti, may mga armas na pala tayo galing mismo na missiles, galing mismo sa Israel, and it's a medium range. Di ba? Maganda po. And you know, i-viral po ninyo itong mga discussions natin para malaman ng buong mundo, especially ng mga Chinese, we have these weapons now positioned in our EDCA sites para makapag-isip sila ng matino. Tumigil sila sa pambubuli sa atin. So the first two GBADs or Ground-Based Air Defense System batteries were commissioned and activated by the PAF on November 8 last year. So activated na pala siya. The aforementioned exercise broadened the understanding of the Arad missile system operators.
on-air and missile defense operations. Likewise, it strengthened ties and camaraderie between the PAF and the U.S. counterparts. GBADS, also known as the Spider Philippines Air Defense System, is a mobile air and missile defense system designed to protect critical installations, land-based fixed assets, mobile platforms, and friendly forces from aerial threats such as combat aircraft, attack helicopters, unmanned air vehicles, incoming missiles, guide munitions, and rockets. So mayroon na tayong protection, mga kababayan, pang counter-attack. Galing, mga kababayan, dito sa combat aircraft, attack helicopters, incoming missiles. May pang-counter na po tayo. So, importanteng malaman ito ng mga Chinese. Oy, mga Chinese, mayroon na po kami. Mayroon na. At tatanta rin namin ang buong Pilipinas para pag kayo po ay nagkamali sa inyong mga desisyon at gusto ninyo kaming pasukin, madadamay tulad ng panakot ninyo. Siyempre, may gira na. Damay yung inyong mga kasama rito. Yung mga kalahi ninyo rito, siyempre, madadamay sa gulo. Kaya dapat mag-isip kayo, kung kami, we have our Filipinos OFW sa Taiwan, pag pinasok ninyo, siyempre, apiktado yon. Yung mga mamamayan din ninyo na nag-anap buhay dito ng tahimik, kaibigan na din sana namin, madadamay din. Kaya mag-isip kayo. Di ba? Napakaraming Chinese dito sa Pilipinas. So, huwag ninyong idamay sa inyong ambisyon. Bagay itong mga Chinese na to, tulad ng mga Taiwanese na Chinese din, ay mag-alsa laban sa gobyerno ninyo dyan sa mainland China. Kasi tahimik sila na namumuhay dito. Si Henry Xi, si Lu Xutan. Ayun, mga kuwangko. O, di ba? Mga Chinese yan eh. Gu Kongwei. Tahimik sila na naghanap buhay dito tapos papasok kayo. So, anong gagawin nito mga Chinese businessmen dito? Mawiwin ninyo yung support para malayo. Kasi inisturbo ninyo eh. Matutunaw yung kanila mga hanap buhay kasi gira eh. Di ba? So, mag-isip kayo, yung veil threat na ginawa ng inyong ambassador dito na kung ayaw ninyo anyang madamay, pinagtakpan pa ng ating Pangulo. Ayaw ninyong madamay sa Taiwan conflict, huwag ganyan kayong huwag ganyan kayong you support niya the One China policy. Ikong sabihin namin, huwag kayong aabanti na kasi nakaposisyon na po yung aming mga defense. At pag kayo ay nanggulo rito, madadamay din yung inyong mga mamamayan na nandi dito, naghanap buhay sa amin at nagsipagyaman. O, di ba masama ang loob ninyo pag gano'n ang sinasabi namin? Do not do unto others what you do not want others do unto you. That's the golden rule. Di ba? Sabi rito, the first two GBAD batteries were delivered on September 24. Last year, in 29-2022, while the third battery is expected on May 24, 2024, under a $6.84 billion contract. A typical PAF GBADS battery consists of a command and control unit, three main firing units equipped with four missile launchers, along with two support vehicles for field service and munitions resupply. Kailangan dagdagan pa ito, mga kababayan, tanta rin na yung buong Pilipinas. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, si Governor Mambanang Cagayan. Sabi niya rito, election democracy not working for us, sabi po ni Mamba. Ano kaya niya, itry natin yung maging communist? What? You see?
Sabi rito, election and democracy are not working for Filipinos. That is why the country needs a strong government, sabi po ni Governor Mamba ng Cagayan, Manuel Mamba. We need to change our system because it's not working for us anymore. It's all about money now. Mamba told the Manila Times in an interview at his farm in Tuguegarao City, freedom is nothing if the people are hungry, sabi po niya. Sabi niya rito, Mamba deplored the prevailing situation where law enforcers and politicians get involved in illegal drugs and said, things might have been better if a communist form of government ruled the country. Mas gusto niya, mga kababayan, na maging communist tayo. Communism is a strong form of government for me. If you look at China today, why were the Chinese able to do in 40 years what America did in 200 years? This must be something in them that we can copy and emulate. What? Inilabas na mga kababayan niya yung ano, yung totoong kulay. Kaya pala kontra siya sa EDCA sites. Sabi kasi po, supplier sila doon ng ano, ng magnetic earth sa mga Chinese. May ano buhay pala, ano, sabi. May mga nagpalabas ng kwento na ganon. May magandang negosyo sa mga Chinese kasi po daw. Yung magnetic ano, earth mining. Anyway, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo yung itry ito. Iniman po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.